Nagbukas ang eksena sa isang hindi kilalang lalaki na nakatali sa isang kama sa isang silid. May ilang piraso ng medical equipment na nakakabit sa kanyang katawan. Ipahiwatig na siya ay may sakit o nasugatan. Hindi nagtagal, bumalik ang kanyang malay at isang boses sa ang nagtatanong kung naaalala niya ang kanyang pangalan, sagot ng lalaki na siya si Raph Hanks, isang sikat na political campaign manager. Gayunpaman, kapag tinanong siya ng kung kilala niya ang pangulo, nananatili siyang tahimik. Nag-flashback ang pelikula 5 years ago kung saan si Raph ang nasa top ng kanyang career. Siya ay kasalukuyang nangangampanya para kay James Stevens at maraming kandidato para sa halalan sa pagkapangulo ng US. Nang sumilip si Raph sa kanyang opisina, napansin niya ang ilang libong tao na umaawit para kay James, kahit na ang lahat ng mga channel sa TV ay sigurado na ito ay magiging isang panig na tagumpay. Ito ay lubos na ipinagmamalaki ni Raph dahil si James ay dating walang tao. Sa katunayan, siya ay hinamak ng lahat ng kanyang mga kaibigan at miyembro ng pamilya para sa isang bagay na kanyang ginawa sa nakaraan. Ang kanyang buhay ay nasa isang pababang spiral hanggang sa matagpuan siya ni Raph at binago ang kanyang fortune. Sa susunod na eksena, makikita si Raph na kausap ang kanyang assistant na si Maury McGowan. Siya ay masaya sa kanyang sarili na siya ay nagsulat ng isang libro na tinatawag na Wunderkind, na nangangahulugan ng pagiging matagumpay sa batang edad. Ipinagmamalaki din ni Raph na gusto niya ng isang pelikula na nakatuon sa kanya at ang Justin Timberlake ang dapat gumanap sa kanyang karakter. Patuloy niyang ipinagmamalaki ang kanyang mga parangal ngunit sa sandaling iyon, ipinaalam sa kanila na lumabas na ang resulta ng halalan. Pagpasok ni Raph at Maury sa room ni James, napaatras sila nang makita ang lahat na may malungkot na mukha. Sa isang nakakagulat na pagliko ng mga kaganapan, ito ay nagsiwalat na si James ay labis na natalo sa halalan kahit na sa kanyang sariling estado ng New Jersey. Napakasakit ito sa ego kaya nahulog siya sa isang malalim ng pagkabalisa. Few years later, hindi pa rin nakaka-recover si Raph sa traumatic experience. Siya ay huminto sa kanyang karera sa politika at ginugugol ang halos lahat ng kanyang oras sa bar sa pag-inom. Wala na ang mga araw kung saan naisipan niyang gumawa ng sarili niyang pelikula kasama si Justin Timberlake bilang lead actor. Ang bansa ay dumaranas din ng mahirap na panahon dahil sa mataas na unemployment rate, mataas na crime rate at iba pang negatibong dahilan. Isang araw, habang nagiinuman si Raph sa kanyang nakagawiang pwesto, inihayag ng isang balita sa TV na isang 11 taong gulang na YouTuber na nagngangalang Oliver Foley ang nagpahayag ng kanyang kandidatura para sa paparating na halalan sa pagkapangulo. Nagpost siya ng video sa kanyang channel kung saan nangangako siyang magdadala ng kapayapaan at kaligayahan sa kanyang kababayan kung siya ang magiging pangulo, ngunit bilang isang bata, ipinangako rin ni Oliver na bibigyan ng lahat ng libreng video game dahil ayon sa kanya, pinapabuti nila ang koordinasyon ng kamay at mata. Napahanga si Raph, na nanunood nito sa kalasinggan. Namingiti sa mukha, at napaisip. Naniniwala si Raph na sa hirap ng panahon na ito karamihan ay iboboto ang bata dahil sila ay totoo, tapat at malambing. He also took it as the perfect opportunity to reinvigorate his career, so without giving it a second thought, Raph decides to get back to politics. Kinabukasan, bumisita siya sa Foley residence at naghapunan kasama ang pamilya. Natutuwa ang mga magulang ni Oliver na naging viral sa internet ang kanilang anak, pero naniniwala silang nagbibiro lang ito. Sa murang edad na 11, sadyang hindi posible na makapasok sa politika. Gayunpaman, si Raph na desperado na makabalik sa kanyang karera ay nag-iisip, ipinaliwanag niya na may isang bagay si Oliver na wala sa ibang mga politiko, isang tunay na koneksyon sa publiko, gamit ito, madali siyang makakaipo ng maraming tagasunod at manalo sa halalan. Sabi ni Raph na kahit hindi si Oliver ang maging presidente, magiging celebrity pa rin siya which will earn him millions in endorsements. Nang marinig ang lahat ng ito, pinayagan ng mga magulang si Raph na pamunuan ang kanilang anak sa kampanya sa pagkapangulo. Mamaya sa gabing iyon, nag-record si Oliver ng isa pang video kung saan pinag-uusapan niya ang lahat ng mga reformang gagawin niya sa sandaling siya ay maging presidente. Halimbawa, magkakaroon ng 3 holidays sa isang linggo, ang mga holiday sa taglamig ay madedagdagan ng isang buwan, ang lahat ng pelikulang Star Wars ay ipagbabawal, ang bawat tao sa bansa ay bibigyan ng video game na gusto nila at iba pa. Sa lalong madaling panahon, ang video ay nag-viral at kaya ang kampanya ni Oliver ay opisyal na nagsisimula. Kinabukasan, nakita siyang nangako sa harap ng maraming madla.
Gumaganap din siya ng kahangahangang dance routine na pinupost niya sa kanyang YouTube channel para mas makilala. Ang lahat ng ito ay pinangangasiwaan at kino-coordinate ng walang iba kundi si Raf. Sa wakas ay nakakabawi na rin siya sa malas na dinanas niya ilang taon na ang nakararaan. Sa pagdaan ng mga araw, sumikat at si Raf na kahit ang ex-assistant niya ay bumabalik sa kanya si Moore. Sa susunod na eksena, ipinakita na ang 11 taong gulang na batang lalaki ay nakakuha ng malubhang tagahanga. Sa kabila ng kanyang murang edad, marami ang naniniwala na siya ang tamang tao na mamuno sa bansa dahil sa kanyang malinis na puso. Handa silang makipagsapalaran na nagsasabing walang mas masahol pa sa estadong kinalalagyan nila. Sa ganitong paraan, patuloy na pinangungunahan ni Raf ang kampanya tungo sa tagumpay, ngunit habang sumisikat si Oliver, naging mayabang din siya, ang brat na iyon ay regular na pinapagalitan ng kanyang mga magulang at iba pang mga tauhan ng walang anumang pagsisisi. Sa partikular, hindi niya gustong pumunta sa doktor dahil natatakot siya sa karayom. Napapansin ito ni Raf dahil laging kasama niya ang bata, ngunit hindi umiimik. Ilang araw pa ang lumipas sa presidential debate ay malapit na. Kinuha ni Raf ang ilan sa kanyang pinakamahuhusay na politiko, guro at iba pang mga iskolar upang turuan ng leksyon ang bata, ngunit walang pumayag, kahit gaano katalino si Oliver, 11 years old pa rin siya. Hindi niya kayang unawain ang mga pangunahing kaalaman sa politika, pabayaan na lang na humarap sa mga kamera o makipaglaban sa ilan sa mga pinakamay karanasang politiko sa bansa. Nagpa siya si Raf na magpatuloy sa debate dahil napakalayo na nila para mabaygo. Sa kasamaang palad, ang desisyon ay naging isang mapaminsala habang si Oliver ay nagpahiya, hindi lamang sa kanyang sarili, kundi sa kanyang buong koponan sa live na telebisyon. Kapag nahihirapan na siya, tinatawagan pa niya ang mommy niya para ihatid siya pauwi. Ang lahat ay nagsimpatsya kay Oliver na ay 11 taong gulang pa lamang, ngunit para kay Raf ay muli siyang nalulungkot na mabaygo sa kampanya. Kaya kinabukasan, muli siyang bumalik sa alkoholismo, tapos na siya sa politika kahit anong pilit niya. Isang araw, binisita ni Morris si Raf sa kanyang pinag-inuman at ibinunyag niya na mas nauna niyang nakilala ang mga Foley. Mahirap pala ang pinagdadaanan nila, hindi dahil natalo si Oliver sa presidential debate kundi dahil sa pinakamamahal nilang asong si Homer, namatay sa cancer. Pagkarinig nito, panibagong ideya ang sumagi sa lasing na isipan ni Raf dahil ang mga tao ay nakikiramay sa mga aso, gusto niyang gumawa ng isa pang video kung saan ibabahagi niya ang kanyang masasayang alaala kay Homer. Ang plano ay makuha ang atensyon ng mga tao at sa huli ay mapagtagumpayan nila. Iniisip ni Moria na ito ay isang masamang ideya, ngunit sinabi lang ni Raf, oras na para gumawa o mag-break. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay gagana na ang plano. Sa sandaling ang emosyonal na video ay tumama sa internet, ito ay nagiging isang viral sensation, ang mga tao ay nagsimulang magbuhos ng kanilang pinakamalalim na pakikiramay kay Oliver at muling lumingon sa kanya. Ang pelikula ay pinutol sa ilang araw, kung saan ito ay ipinahayag na si Oliver ay nanalo sa halalan. Siya na ngayon ang opisyal na Pangulo ng Estados Unidos ng Amerika. Isang napakalaking rally ang nagaganap upang ipagdiwang ang kanyang tagumpay, kung saan milyon-milyong tao ang pumila sa mga lansangan. Maliwanag na ang ideya ni Raf ang nagpanalo sa puso ng mga Amerikano. Nang maglaon, pagkatapos ng pagdiriwang, sa wakas ay dumating si Oliver at ang kanyang koponan sa White House, tuwang-tuwa siyang simulan ang kanyang panunungkulan bilang Pangulo, ngunit kasabay nito, umabot sa langit ang kanyang kayabangan. Inutusan ni Oliver ang kanyang mga miyembro ng kabinet na ipamahagi ang mga video game sa lahat ng mamamayan ng bansa, at kapag nag-alinlangan sila, nagbabanta siya na sibakin sila. Hindi niya pinapansin ang kanyang ina at si Raf kapag sinubukan nilang ipaliwanag na ang desisyon niya ay hindi makakabuti. Kaya nang walang pagpipilian, ang mga miyembro ng kabinet ay sumang-ayon at umalis sa silid. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy na tumataas ang mapangahas na kahilingan ni Oliver. Makikita na siya ay naka-install ng isang popcorn machine sa loob ng kanyang opisina at nagdala ng isang grupo ng mga penguin mula sa Antarctica. Bukod dito, naglagay siya ng swing kapalit ng presidential chair. Nang sumunod na araw, inutusan niya ang ilang aso na dalhin sa kanyang opisina dahil gusto niyang mag-ampo ng isa. Gayunpaman, nang malaman niyang lahat sila ay babae, galit niyang hiniling na paalisin sila. Sinabi ni Oliver na ang kanyang minamahal na si Homer ay isang lalaki, kaya gusto niya ng isang aso na kahawig niya.
Natigilan si Raph at ang iba pang miyembro nang makita ang kanyang kaibangan, ngunit gayunpaman, sumunod sila nang hindi umiimik. Sa parehong araw, nilapitan ang vice-presidente si Oliver at hiniling na sumailalim siya sa isang medikal na pagsusuri. Gayunpaman, ang tiyanak ay nagsimulang sumigaw, na nagsasabi na siya ay mabuti at maayos. Nang igiit ng VP na ito ay isang panuntunang ginawang sa pilitan ng Kongreso, iniutos ni Oliver na buwagin kaagad ang Kongreso, pagkatapos ay sinimulan niyang ihagis ang kanyang bola sa paligid ng silid, at sinasaktan ng ilang mga tao, nag-aalala na may mangyayaring kakilakilabot, kalaunan ay nakilala ni Raph ang hepe ng militar at hiniling sa kanya na turuan ang bata. Nais niyang makasigurado na walang madadami sa kakulaitan at pagiging bata ni Oliver, sa kasamaang palad, ang hepe ng militar ay itinuturing isang pagkakasala, at tinawag niya si Raph na isang taksil, ang huli ay agad na humingi ng paumanhin ngunit ang pinsala ay nagawa na. Nang gabing iyon, muling nagsimulang mag-alala si Raph tungkol sa kanyang karera, sa kabila ng lahat ng kanyang nakamit, naniniwala siya na nakagawa siya ng maling desisyon sa pamamagitan ng pagtulong kay Oliver na maging pangulo. Gayunpaman, ang kanyang matalik na kaibigan at tanging confidant na si Moore ay nangangatuwira na ang 11 taong gulang ay gumagawa din ng isang mahusay na trabaho kahit papaano. Sinabi niya na si Raph ay labis na nag-iisip ng mga bagay-bagay at dapat siyang magpahinga. Gayunpaman, hindi hahayaan ng ating bida na mag-slide ng ganoon kadali ang injustice. Kaya, kinabukasan, nilapitan niya ang lahat habang naglalaro siya ng golf sa kanyang opisina. Gusto niyang magalang na ipaunawa sa bata na mali ang anumang ginagawa niya. Si Raph pagkatapos ay kumuha ng isang golf stick at nagsimulang ipaliwanag ang mga responsibilidad ng isang pangulo sa bansa. Dapat silang maging matapang at mamuno sa mga tao sa mahirap na panahon. Sa kasamaang palad, lahat ng ating tinatahak ito sa maling paraan at naging galit. Nagsisimula siyang maghagis ng mga bagay sa paligid at gustong humingi ng tawad si Raph, pero this time, tahimik siyang tumanggi na humingi ng tawad at tinawag pa niyang tanga ang bata. Inutusan ni Oliver ang kanyang guard na kumilos, makikita ang dugo na tumalsik sa mga dingding, kasunod nito, bumalik ito sa room na nakita natin sa simula ng pelikula. Nakatali si Raph sa isang kama at nalaman na nakaligtas siya sa mga tama ng baril, gayunpaman, dahil sa labis na pagkawala ng dugo, kailangan siyang operahan kaagad, sa huling eksena, sa wakas ay dumating ang doktor na si Oliver ang nagpatawag. Siya ay isa pang 11 taong gulang na batang lalaki, na marahil ay walang karanasan sa operasyon, ang masaklap pa, gusto niyang matapos ang procedure sa lalong madaling panahon para makabalik siya sa paglalaro ng video games, natapos ang pelikula habang unti-unting inaalis ang buhay ng kawawang si Raph. Kamangha TV is out. Salamat sa panunood.